pwede mo na ano, ipaano mo lang uli. Para ano. Channel. So for today's video, nakikita nyo naman sa title, kukuha kami ng national ID. So it's 8:30 na ng umaga today and kailangan namin pumila sa Robinsons Manila bago mag 10 AM kasi sobrang haba doon ng pila. So shout out nga pala sa aming barangay chairman dito sa barangay 809 na si Chairman Grace De Leon. Grabe, na-organize yung barangay namin ang dahil sa kanya, laging nag-a-announce ng maaga and itong national ID na to, nag-announce siya tapos nagbigay na siya ng form and then nagbigay na din siya ng mga requirements na kailangan naming gawin na kailangan naming dalhin. And nakakuha nga kami kagad ng schedule para ma-interview sa Robinsons Manila unlike sa mga iba daw na ang hirap daw nila makakuha ng schedule. So kami, may schedule na kami today. And paalala sa amin, bawal ang hikaw, necklace, contact lens. So alis na kami para makapila na kami kagad dun sa Robinsons Manila. Kasama namin si Elias kasi walang maiwan sa kanya. So let's go! Let's go, love! Say hi muna sa vlog. Hi! Aga niyo nagising din. Damay na siya. So, dadali namin siya dahil wala siyang kasama. Lahat kasi kami kukuha ng national ID. So, kailangan niya sumama. And, doon lang siya sa? Sa kotse. Come on. Pwede isama si Sweetie sa akin. Ay, no, mahal ko. Hindi pwedeng isama si Sweetie. Christmas, madami na gamit. Bye, lovey! Mwah! Sweet day! Hello! Mwah! Bye, love! Okay lang yan pa. Itataas naman yan pag nandoon na yun. Bye, mama! Bye, bye! Ito yung bago mo sila. Bawal pang pumasok. 10 pa. 20 minutes pa. Bawal pa kami pumasok dahil maaga daw pa. Wala pang tao sa loob. So, pinapunta kasi kami maaga dito before 10. Kasi pwede na daw pumila. But sabi nga nung rules ng mall daw ng Robinson, bawal pa hanggat hindi pa nag-open yung mall kasi 10 AM yung open ng mall. Tapos sa akin pa si Jed kasi walang kasama si Lydia. Apat muna kaming mauuna. So, pinapasok na kami. Hababa na kami ng 4th floor. Kasi andun yung pilahan. Sige pa, isahan na tayo. Buntis ako na. Ito tayo. Pauna ka na pa. Pauna ka na pa. Ikaw ka na. Pakitigyan niyo ko oras na pipupunta din ang mga meter. Pa, amin namin yung aming coffee.
Kuya, ID mo ano? Yung ID mo ano po? Mama. So ngayon ko na napansin, parang yung left and right thumb pala is para lang dun sa hindi makasign. Ipila mo na si Richard mamaya. Ipila mo na si Richard pagkatapos. Ang haba na to. Sobrang haba agad ng pila. Hanggang doon, no? Hindi na makakapasok si Chad. Marriage contract, pwede, no? Pwede po. Sa customs ka ngayon, ma'am? Ah, ngayon po. Hindi po. Kahit clear na contact lens, bawal? Opo. Okay, tatanggalin ko na lang muna. Kailangan tanggalin ng contact lens, dai. Ano ba nga, hindi pa kailangan pa? Anong barangay ito, ma'am? Ha? Anong barangay 809. Ito? 809. 809? Oo. Wala naman online ngayon, ha? Sino sa ito? Pero kung ito gagamit ko naman. Nakalagay? May online tayo ngayon, ma'am. Sige, sari. Pwede ko rin ma-analyze siya yun. Pwede 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 siya yun. Sabay-sabay na kami tatlo. Pag wala silang printed. Yung license ko rin ipinigita pag wala yung pinulit. Hindi. Saka license na medyo nyo. Pawak na ito, ma'am. Sige, ma'am. Tanggalin nyo na po yung ano, face mask. Ba, ma'am? Nag-fail. Okay na? Okay na, ma'am. Right hand po, apat na daliri. Paano mo lang ulit?
So, ayun na si Chad. Pumasok na siya. So, ako naman ang lalabas. Han, puntahan ko na si ano. So, guys, we're done. Sobrang haba na agad ng pila. Kaya buti na lang nasa unang pila kami. Mabilis lang siya. Yun lang, kailangan mo maagang pumila dahil nga mabilis humaba yung pila. So, andun na si Chad. Ako naman ang papalit kay Leah kasi hindi naman siya pwedeng pumasok dito si Leah. Andun naman si Tito niya kasama niya sa car, so... Talabas na akech. I love you! So guys, kauwi lang namin galing Robinson. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, diba? Saglit lang kumuha ng national ID, yun lang ang magpapatagalan talaga sa'yo is yung pila, kaya kailangan yung mas maaga. Kaso nga lang yung mall, yung Robinson's mall, 10 a.m. talaga sila nagbubukas. So kahit 9 a.m. yung inyong ano ba naman anak ko, ano nangyari? Yung inyong schedule, 10 a.m. talaga kayo papapasukin. So, good thing naman, maaga kami and una kami sa pila kaya maaga din kami natapos. Yun nga lang si Richard, hindi na siya pumila kasi sobrang haba na eh. Siya kasi diba nagbantay dito kay Liet. So, nung pumila na siya, mali pa yung napilahan niyang lane kasi priority lane nga yun. So, hindi na siya umano pa, pumila pa kasi nga may pasok pa siya, may work pa siya. Love! So, sa mga nagbabalak dyan na kumuha ng national ID, ayun lang, kailangan nyo umagahan yung pila, yung mga requirements, dalin nyo na, yung forms na dapat yung pilapan is pilapan nyo na para hindi na kayo yung magtatagal dun sa pila. Usin muna yung pilapan yung form bago pumila. So, kaya kami kasi may form na, so diretso pila na agad, binigyan na namin yung mga requirements. And take note guys, yung mga IDs, lahat na ng IDs na meron kayo, dalhin nyo na lang, barangay IDs, birth certificate, license, ano ba itong ilaw na to? License, ano pa ba? SSS, hindi yata pwede SSS. Oh, hindi pwede SSS eh. Pas, ako, hinanapan pa ako ng UMID ID eh. PRC ID na yung binigay ko. Hinanapan pa ako ng UMID ID. Pero wala ako noon. Nagbigay ako ng, ng SSS. Pag-ibig, hindi pwede. So, hinanapan ako ng birth certificate. Ayun, tinanggap nga kasi may dala ako. Tapos nagbigay din ako ng student permit, driver license, student permit. Hindi din tinanggap. So, hindi totoo yung nakapost sa wall ng ano ba yon, ng Philippine government sa ng pagkuha ng national ID. Hindi tinatanggap yung student permit lang. Hindi tinatanggap yung SSS ID. Hindi tinatanggap yung marriage contract lang. Kailangan marriage contract, tapos birth certificate, tapos dapat issued siya ng PSA? Oo, PSA. So guys, madali lang siya kasi ang kailangan nyo lang is yung kukunin na sa inyo is yung fingerprint, tapos yung biometrics ng eyes nyo, and then i-encode lang yung mga data nyo, sila na nag-i-encode, tapos hanapan na kayo nga ng mga IDs. Yung IDs talaga yung pinaka-importante sa kanila kasi sobrang tricky nila sa IDs. Ang dami nilang hinahanap. And huwag nyo kakalimutan yung mga dapat tandaan na bawal yung contact lens, bawal yung naka-makeup, bawal yung... ano pa? Bawal yung necklace, bawal yung hikaw. So, that's it. I hope na matulungan ko kayo sa pagkuha nyo ng national ID. Mas maganda kung magtanong muna kayo sa barangay nyo if may form sila na available para at least naman hindi na kayo maghahanap ng ano doon, ng form. And kasi meron din kasi yung number na nabinigay sa amin yung barangay namin. So, kasi may kailangan may number doon eh. And then may cut-off sila. So, paunahan din talaga guys. So, that's it. I hope you like, share, and don't forget to subscribe. Bye! Patutulungin ko na tong maliit na batang to. Bye!